isang pagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa ating live broadcast gabi ito. Naiso kayong patiin ng isang metapagpati mula sa ating Panginoon. Na sa gabi ito ay tayong lahat ay pagpapalain habang tayo nakikinig ng mga mahalagang aral ng ating Panginoon. So lahat tayo nasa mga tahanan, nasa ating mga opisina, o nasaan man tayo naroon, ay magpapalain tayo ng Panginoon. So ngayong gabi, mayroon tayong isang napakalagang paksa na ating pag-aralan. Kung naalala po niyo sa ating topic series, Things to Do to Stop Crisis, ito po ay part 6. Then our subtopic is about the miracle of obedience. So, ang ating text ay makita sa 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Tayo po sa King James Version. 1 Kings chapter 17, verse 8 hanggang verse 16. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Sarepta, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he rose and went to Sarepta, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, Please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a little water in a cup. He said, Please bring me a morsel of bread in your hands. So she said, And the Lord, your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourselves and your son. For thus says the Lord of God of Israel, The bin of flour will not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sent rain on earth. So she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor the jar of oil ran dry, according to the word of the Lord which spoke by Elijah. God bless the reading of the word of God. Now, sa gabing ito, talagang makita natin na ang widow na ito at ang kanyang anak ay nasa panganib po ng kamatayan silang mag-ina. Hindi po biro ang sitwasyon ng mag-inang ito, no? Dahil po ilang taon na po, magtatlong taon na po sa Israel noon na hindi po pinaulan ni Lord through the prophet Elijah. Bakit po hindi umulan? Kasi sa sobrang sama ng hari at ng mga taong nanirahan sa Israel. So the Lord spoke to prophet Elijah na magpadala siya ng plague, no? Magpadala siya ng crisis, famine. Walang ulan sa loob ng tatlong taon, hindi makatanim mga tao, wala silang makain. So itong nangyari nito. At ang isa sa naipituhan, ito pong babaeng widow at ang kanyang isang anak na lalaki. Of course, pag sinabing widow, kamihan sa mga widow, matanda na, may edad na, at wala din po silang inasahan. Kasi widow na nga siya. Ngayon, katulad siya nasabi ko, totoo ba na ang widow ito ay nasa gitna ng crisis? Totoo. Kasi ang sinasabi niya dito, nung sinabihan siya ni Propeta Elijah na kung pwede ay bigyan mo ako ng konting tinapay,
at ipagluto, ang sabi niya, alam ng Diyos na buhay. Alam mo, alam ng Diyos mo na buhay na wala kaming tinapay, wala na kaming tinapay maliban sa isang dakot na harina at isang patak na langis. At sinabi niya, ito nga, naghahanap ako ng panggatong at lulutuin namin itong isang dakot na harina at kakain kami ng anak ko at pagkatapos mamatay na kami. Grabe yung statement na word na nakakaantig ng puso ng mga karinig. Isipin mo, yun na po ang huling kain nila. Yun na po ang kanilang huling saing ng pagkain nila. At pagkatapos, mamatay na sila. Kasi wala naman silang inasahan. Hindi po nagsinungaling ang babaeng ito. Ito po ay real situation na kanyang naranasan ng panahon ng Israel. So, ngayon po, sa panahon ng pandemic, hindi rin po biro ang kinaharap ng maraming Pilipino. Hindi rin po biro ang kinaharap ng 7.5 billion population sa buong daigdig. Ang mga bansa na nasa economic crisis, nagkaroon ng shutdown ang mga companies, maraming naliop sa trabaho, maraming wala ng operation mga company, maraming wala ng trabaho. So, ibig sabihin, hindi ho magkalayo yung panahon ni Elijah sa Israel at ngayon. So, noong panahon ni Elijah, gutom, famine eh. Ngayon, gutom din. Bagamat hindi naman plan ang dahilan sa gutom ngayon nangyari sa buong daigdig, ang dahilan ngayon ay yung pandemic. So, dahil sa pandemic, karamihan sa mga bansa nag-shutdown, nagkaroon ng ECQ, GCQ, hanggang ngayon, hindi pa nakabawi talaga. Unti-unti pa lang binubuksan ng gobyerno ang mga trabaho kasi kung hindi nabubuksan, kahit mataas pa yung bilang ng COVID-19 affected, wala na talagang ang mga tao, hindi na sila mamatay sa COVID-19, sa virus. Marami na mamatay sa kagutuman. So, hindi biro ang kinakaharap natin ngayon. Pero alam mo, kung maniwala ka sa salita ng Diyos, kaibigan, kapatid, kung totoo kang Kristiyano, kung totoo tayong may Diyos, kung paano nakasurvive ang babaeng widow nito, nang sabi niya, ito ang huli namin saing, huling kain namin, mamatay na kami. But because there is a man of God na kasama nila, hindi sila namatay. Alam mo, napakalaga kasi ito yung panahon na si Elijah pinatago ng Panginoon sa brook Cherith, yung cave ng Batis. Pinatago siya doon kasi nga isa din siya sa may pituhan sa famine na mangyayari noon, no? So sabi nito ang Panginoon, Elijah, magtago ka doon sa batis ng ano ng tirit sa Ripta, okay, ano ng tirit, at may tubig doon yung uminom, at magpapadala ko ng uwak yung raven, maghatid siya ng pagkain umaga at gabi, at ginawa ng Panginoon kanyang pangako sa kanyang likod. So nagkakataon na natuyo yung batis, wala na siyang mainom tubig. So iba naman yung inutos ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, umalis ka na dyan. Pumunta ka sa city gate, doon sa syudad. Pagdating doon, mayroon doon mabaing widow na makita mo sa gate. Siya ang magpapakain sa iyo. Tayo ay minsan di tayo makapaniwala sa Panginoon na kung sino pa yung walang wala, sino pa yung ubus na, paubos na ang kanyang pagkain, siya ang gagamitin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nang talaga walang imposible. Now, isang mahalaga dito, bakit nakasurvive yung widow at ang kanyang anak? Una-una, dahil mayroon siyang kinikilalang man of God sa kanyang buhay. So, tayo ba, mayroon bang man of God? Mayroon ba tayong woman of God sa ating buhay? Napakalaga po sa panahon ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay natin, na mayroon kang sariling man and woman of God
na magagabay sa atin sa panahon ng crisis. Kung ang mga Kristiyano ngayon naniwala lang sa Diyos pero wala silang kinikilala ng God, napaka-danger po ito. Ito ang maging mitsa ng kanilang maagang kamatayan. Ito ang maging mitsa ng maraming kamatayan ng tao pag wala silang kilalaning Panginoon na biruan. And of course, yung nilagay ng Panginoon na woman and man o God in your life. Kaya nga sa Ephesians chapter 4 verse 11-12, sinasabi ng Panginoon na ang Diyos na nilagay ng pastor sa local church. Naglagay si Lord ng shepherd sa local church para siya ang magmamando, siya ang magbibigay ng counsel, siya ang magbibigay ng payo sa mga tupa. Kasi ang mga tupa na walang kinikilalang shepherd, katulad sila sa tupang ligaw na madali silang mabiktima ng mga leon at mga uso. So, una-una, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng himala ang widong ito? Diba? Una-una, sa verse 9, mayroon siya kinilalang man of God. Mayroon siyang obedient spirit sa man of God. Kaya napakahalaga na mayroon tayong man of God. At pag mayroon tayong man of God, makinig po talaga tayo. Nakakalungkot po lang ito na minsan ang mga Kristiyano hindi nakikinig sa pastor nila. Kung kanino-kanino na sila nakikinig. Kung minsan nga ang mga Kristiyano nakikinig na lang sa mga balita, hindi na sila nakikinig sa pastor nila. Kaya pag pinapa-encourage silang manood sa live streaming, marami silang katuwiran, marami silang dahilan. Pero ang totoo lang, talaga, wala silang ganong makinig sa man of God nila. Alam ko kung sino ang man of God nila. Pag wala kang man of God, purod ka talaga na mabiktima ng demonyo, ng leon. So maraming mga challenges ngayon sa buhay, maraming mga tukso, maraming mga fake news. Ang fake news ngayon nagsilipana. Kesa ang kapakaraan ng fake news sa television, sa radio, sa dyaryo, sa mga social media. Kaya kung hindi matatag ang panampalataya mo, magigiwang talaga ang faith mo. At napakalaga na ma-build up ka ng Word of God through the Man of God na nilagay ng Diyos sa puso mo para hindi ka mapahamak. Okay? So why obedience is very important in time of crisis? Bakit malaga na sa atin panahon ngayon napakalaga na makinig ka sa pastor mo? Kasi ang pastor mo, ang man of God, ang woman of God mo sa local church mo o sa organization natin, siya ang binigyan ng direct revelation message from heaven. Siya ang may mensahe na galing sa Diyos. Alam mo, sa panahon ng Israelita, ng mga Israelites, natutuwa ako kasi ang karamihan sa mga hari sa Israel, hindi talaga sila nagdesisyon na hindi sila kumonsulta sa mga prophets, sa mga pastor, sa mga priest nila. Talagang hindi sila papayag na wala silang priest, wala silang prophets, kasi yung mga priest at mga prophets yun ang man of God nila sa unang panahon. So, bago sila lumakbang, gumawa ng mga aksyon kung sila yung makipaglaban sa kaaway nila, bago sila pumunta sa isang lugar, hindi sila lalakad na walang basbas, walang Word of God na galing sa mga man of God nila. Mga hari na po yan, ha? Mga hari na po yan. Mga hari na sila ng bansa, ng Israel, ng Juda, pero hindi sila lumalakad na wala silang klarong direction mula sa man of God. Kasi po, ang man of God, yun po talaga ang binigyan ni Lord ng mandato. Yun ang binigyan ni Lord ng authority. Yun ang binigyan ni Lord ng Word of God. Kaya nga, pag wala kang pinakinggan na Word of God or man of God, ito na, ito rin ka makinig. Yan ang aking tanong. Kung nakikinig ka, hindi ka mapahamak. Kung ikaw ay dinakinig, mapapahamak ka. At tingnan natin. So, bakit mahalaga ang pakikinig?
ng man of God sa pananang crisis. Kasi una-una, ang crisis pipigilan kapag tayo sunod at nakinig doon sa man of God na nilagay na doon sa puso mo. Pag makinig ka sa ibang tao, hindi mo yun man of God. Kung makinig ka sa ibang man of God, hindi yun ang para sa'yo. Mayroon kang sariling man of God, woman of God, na dapat mong kilalanin, i-honor and recognize mo sa simbahan. Kaya natin, tinuturoan tayo ng Panginoon din para hindi tayo mapangapot. Kasi yun ang trabaho eh. Ang trabaho ng pastor, ng mga lingkod ng Diyos, sila po yung mga guide, sila yung mga counselor, sila yung mga protector, sila yung covering mo. Kaya pag wala ka ng covering, open ka sa kaaway, open ka sa demonyo, na ikaw ay masisira. Kasi sabi ng Bible, ang demonyo ay katulad sa leon na matungal, araw-gabi naghahanap ng biktima. So, paano kung di ka nakikinig sa matugan mo? Nakikinig ka sa magulang, di ka nakikinig sa matugan. So, hindi doon nasang makinig sa magulang. Pero ang magulang mo siya physically, biologically, pero meron kang spiritual parent na dapat mong kilalanin. Hindi pwede kung saan ka makikinig, pero yung manugan mo, iniglipid mo. Malaking kasalanan mo yan. Malaking pagkamali. Diba? So, una-una, kapag nakinig tayo sa man of God, tayo ay makaiwas sa problema. Ang crisis titigil. Kung ano man ang crisis natin ngayon sa buhay, mari ang crisis natin, hirap sa hanap buhay, hirap sa pang-araw-araw, hirap tayo sa paghanap ng kabuhayan, or natatakot tayo sa virus, natatakot, di tayo mapalagay, nalulungkot tayo, nabahala tayo, di tayo mapakalik. Ang kailangan mo kapatid, makinig ka sa man of God. Kung ano ang pinapayo ng man of God, susundin mo. Hindi pwede makinig ka, pero hindi ka susunod. Kasi pag hindi ka susunod, tinan mo mangyari dito sa mga paano mo hindi susunod. Diba? Hindi titigil ang crisis pag hindi ka makikinig. Kasi nga, ang Panginoon, pag namusap siya, hindi naman siya mamusap sa mga member. Hindi siya mamusap sa mga member sa baba. Namusap ang Panginoon to the pastor. Namusap ang Diyos to the prophet. Tinan mo, ang mga kings sa Israel, hindi kinausap ng Panginoon. Ang kinausap yung prophet, yung mga press. Kaya nga, hindi sila lalakad, hindi sila gagawa hanggang na hindi sila kumusulta sa pare o sa pastor, sa prophet. Kasi magkakamali sila. Isang pagkamali nila, patay sila lahat. Kasi ginawa nila yung hakbang na hindi inutos ang Panginoon. Kaya nga napakalaga yung papel ng man of God, ang man of God sa buhay mo. Kaya palagi ka makinig sa kanya. Pangalawa, bakit mahalaga? Dahil ito lang ang paraan na pagpapalain ka ng Diyos. Ang pagpapala, pinapalaging pinapadaan ng Panginoon doon sa mga man of God, human of God na nilagay ng Diyos sa puso mo. Diba? So, tingnan natin yung istorya dito, diba? So, pinagpala yung babaeng widow, si Nabiyan siya, sa verse 14, noong una na natuwiran siya, sabi na, alam mo po, man of God, alam po ng Diyos mong buhay sa Israel, na walang-wala na po kami. Ito na nga po, nagluluto kami, pero nakain kami dito, bakit mo natin na kami. Anong sagot namin, man of God? For thus is the Lord, and Elijah said to him, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterward, make some for yourself and your son. Diba? So, nagsalita kami, man of God. Nagsalita po talaga. Kaya, bawat salita ng man of God, napakalaga yan. Katulad ng pinakinggan natin ngayon gabi. Dahil tayo po ay nasa digital ministry, kaya nasa live streaming po tayo ngayon. Pero kung hindi tayo marunong sumunod, marunong makinig, magka-problema tayo. Diba? So, pag nakinig tayo sa ating pong man of God na nagsalita sa atin,
walang masamang mangyari sa atin. Hindi tayo mauubusan. Pero pag di tayo makinig, mauubusan tayo. Karamihan kasi sa mga Christian ngayon, yung mga sibang ngayon, open eh. Kaya nang tayo, mayroon po tayong free services eh. Dahil hindi naman natin gustong labagin yung protocol ng gobyerno sa malusugan, di ba? Meron tayong alas 8 ng umaga. Meron tayong alas 10. Meron tayong alas 2. Pag siksikan pa tayo, meron pa tayong alas 4. Sa ngayon, 3 pa lang sigpa natin. Pero alam mo ba, ang hindi maganda sa atin, nakinig tayo sa gobyerno, hindi ka nakinig sa manggan. Kaya nga sinasabi ko, kahit anong gayuhin sa gobyerno ito, ng buong daigdig, na walang genuine repentance mula sa taas hanggang sa baba, kalimutan nila ang lahat ng ginagawa ng gobyerno. Hindi po ito ang solusyon ng problema ng pandemic talaga. Mayroon lang itang magagawa, pero maliit na portion lang po ito. Kasi ang problema po sa COVID-19, hindi po physical problem ang aktif. Ito po yung spiritual problem. Spiritual symptoms po ito. Spiritual pandemic po ito. Hindi alam ng mga simple people ito na ang problema ng mundo kinakarap ngayon, hindi ho virus ng COVID-19, kundi ho ay pestilence na galing po sa Diyos. Ang makapatigil lamang sa COVID-19 o pandemic ito, walang iba ang Panginoon. Paanong paraan? Madalas ko nang binabanggit yan. Magkaroon ng genuine repentance sa mga tao wala sa pasunod. Pero ano ginagawa natin? Kahit ay Kristiyano, diba? Diba Kristiyano ka? Nakikinig ka sa balita, nakikinig ka sa IAT, walang masama, pero hindi mo pinag-iing pastor mo. Yan ang malungkot eh. Nakikinig tayo sa mga balita sa gobyerno, sa mga protocol ng health, DOH. Wala namang problema, pero may kulang. Ang kulang, pakinig-pakinig ka sa balita, hindi mo pinakinggan yung manunggal mo. Diba? Sinabi ng manunggal mo, may simba na tayo, itatanong natin. Meron tayong disinfectants, meron tayong thermostat, meron tayong social distancing, nagmamask tayo, pero di ka pa rin nakikinig. Sino bang pinakinggan mo ngayon? Sinong pastor mo? Presidente? Sinong pastor mo? Yung mayor? Yung kapitan? Meron bang mensahe si Lord sa mayor, sa presidente, sa gobernador para sa iyo? O ang nagdala ng mensahe para sa iyo, matugan? Yun ang totoo. Hindi na po ako nangyaming magtuturo po sa atin ng tama. Dahil yun po talaga ang sinabi ng Panginoon. Hindi naman salita ko yan. Meron bang magawa ang buong daigdig kung itaon ito ng Panginoon? Kung hindi magsisi mga tao? Ano bang magawa ng Trump sa Amerika? Ano magawa ng mga presidente ng bansa, ng mga hari, kung hindi si Lord maawa sa kanila? Ako po, hindi po ako tumutol sa mga batas sa lupa. Kasi may batas din ang Panginoon dyan. Kaya lang, pag pinakinggan mo, saan ba matimbang yung batas ng langit o batas ng lupa? Ang unang susundin natin, yung batas ng langit, hindi batas ng lupa. Ang batas ng langit na galing ng Diyos sa pinapadaan ng mga manang buwan. Yan ang muna natin pakinggan. Sunod na lang po yung gobyerno. Tayo naman, hindi naman tayo lubricator eh. Susunod talaga tayo. Kaya nga tayo, hindi tayo nagsimpa ng maramihan, pakunti-kunti lang. Diba? Kaya nga sabi ko, napalungkot sa Kristiyano, mas pinakinggan ng mga tao ang COVID-19, pero hindi nakinig sa pastor. Ano sinasabi ng COVID-19? O, dumami na kami, nandito na kami, wala, takot na sila. Parang ibig sabihin, nasa ng Diyos mo sa langit, yung virus na yan, dadapo pa yan sa anak ng Diyos, hindi yan dadapo. Bakit? May Diyos ka sa langit. Ano pinakinggan mo? Mga magulang natin nakinig sa balita sa barangay, sa kung saan-saan, okay yun, wala, hindi ko sinasabing mali. Kaya lang, sobrang makinig sa mga balita sa labas,
hindi ka nakinig sa mensahe ng Panginoon na para sa iyo na pinadaan ng Diyos sa manager mo, sa pastor mo. Yun yung nakakalungkot eh. Mabuti pa ang COVID-19 na ano, nagdimbal ang tao. Mabuti pa ang pandemic na bago ang mindset ng tao. Pero ang hulugan, siya dapat ang magpataob ng isip ng tao. Hindi eh. Kaya hindi talaga tatapusin doon yung problema sa crisis. Kasi mali. Mali ang kaisipan ng mga tao. Tingnan mo, kung hindi napinig itong widow ito, patay ito. Isa lang pag-asa niya, yung man of God niya, si Elijah. May magawa ba siya? Wala pang ulan. Ang sabi ng verse 1, ang sabi nito kay Elijah sa chapter 17, and Elijah, the Tishbite of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand there, shall not be dew nor rain this year except at my words. And the word of the Lord came to him saying, diba? Inuunor ng man of God ang salita. Inuunor ng Diyos ang salita ng mga man of God. Kasi ang Diyos nangusap directly doon sa mga prophet, sa mga press, sa mga pastor. Ang Diyos hindi nangusap sa presidente. Hindi nangusap sa hari. Kung nangusap sila, very seldom. Karamihan, pag binasa mo ang Bible, madalas kinausap ng Diyos ang mga propeta. Sabi ng Panginoon, sabi mo sa hari ito. Sabi mo sa hari ito. Pinapasabi ng Panginoon. Ang problema natin, pakinig-pakinig ka sa presidente, pakinig-kinig ka sa hari. Yung manugga mo na nagbigay ng isa kaling sa lagi, yung pinakinig mo. Hindi naman yung pati. Di ba? Hindi ang Diyos nangusap doon. Nangusap si Lord to the pastor. Yung pastor mo, pakinggan mo, hindi yung kapitan. Hindi yung mayor, hindi yung gobernador, hindi yung presidente. Ang una mong pakinggan yung malaman ng God mo, huwag mga mag-ibo sa church. Pangalawa, yung mga nilagay ni Lord na sa posisyon ang pakinggan mo. Hindi ko sinasabi kung pakinggan. Pakinggan mo rin. Pero, mas bigyan ng priority. Ano ba minsan ng Panginoon to you, Pastor? Di ba ikaw, di ba tayo ngayon, nasa, naipit po tayo sa problema. Wala kang makain. Ano ginawa mo? Nakinig ka sa mundo eh. Kailangan ka magtrabaho. Yes, tama naman. Kailan, resipa ka ba? Nanood ka ba ng live streaming? Wala. Ini-ignore mo ang insaya ng Panginoon. Iniisip mo, makaka-recover ka sa pangailangan mo. Mali! Malaking pagkamali na kayo naghahanap buhay ka pero wala kang manugad na nagdadalig sa buhay mo. Kasi mayroong manugad ka, hindi mo pinakinggan. Kaya ang inisip ko lang, yung sarili mo, diskarte. Kung diskarte na mabaybino ito, patay sila. Wala sa magawa eh. Kaya patigilin ng Panginoon ang langis, ang harina at hindi mag-multiply o hindi po naghimala ang Panginoon. Pero bakit may himala? Una-una, yung babae na kinig sa kanyang manugan. May naroon talaga. Naniwala siya. Diba? Naniwala siya. Hindi, although sa una nag-doubt siya, pero naniwala siya. Sabi niya dito, diba? But sabi niya yung Elijah, okay lang. Sige, huwag ka matakot. Gawin mo lang yung sinasabi ko. Igawa mo ako ng pinapay. Inu-honor ng widow ang man of God. Nalagaan niya, binibless niya. Kinakain niya kasi yung resaksyon ng Panginoon eh. Pag hindi niya pakainin yun, mamatay siya. Kasi hindi naman multiply yung harina. Hindi naman multiply yung langis. Pag hindi siya magpakain,
Kasi instruction ng Panginoon sa kanya yun. Meron doong window sa Sarepta, pumunta ka doon, siya pumakain sa iyo. Kasi sa Panginoon, kahit wala na, kaya mag-multiply si Lord. Kaya niyang utusan ang anumang bagay para padalhan ka ng maraming blessing. Diba? So, ang babae, ang widow, nakinig sa kanyang man of God. Naniwala siya. Kaya mahalaga sa atin yung paniniwala sa ating man of God. Kung ano sinasabi. Kailangan talaga tayo susunod. Kasi pag hindi ka susunod, ikaw lang, mahirapan ka, kapatid. So, susuruhin mo ang buhay mo, mahirapan ka. Ano sa ganito ng babaeng widow? Bakit nakatap sa nilalago? Una-una, hindi siya although meron siyang pag-amagam sa sigur, pero hindi niya tinuluyang pinatulad yung kanyang pangalitanan. Pangalawa, naniwala siya sa Diyos at sa manugan niya. Pangatlo, ginawa niya yung inutos sa manugan. Napakalaking pakos ko ito. Kung ikaw nakinig sa akin sa gabi ito, sino ka man, saan ka man, ano man ang church mo, ano man, sino man ang manugan mo, napakahalaga na pakinggan mo yung manugan mo. Siya ang nagdadala ng destino mo. Kung ang parent, ang physical parent mo nagdadala sa kinabukasan mo, sa spiritual life mo, ang nagdadala sa iyo ng kinabukasan ng destino mo, yung manugan mo. Dahil nakinig yung babaeng widow, nakasurvive sila. Ano nangyari? Sabi sa verse 16, 15, so she went away and did according to the word of Elijah. Sumunod ang babaeng widow sa utos ni Alisa. Ikaw ba, willing ka sunod sa pastor mo? Willing ka ba makinig sa woman ng gano'n pag pupusan ka? Pag may pinapagawa sa iyo, ministry, report. Hindi ka ba magreklamo? Ginawa ng babaeng widow. Malinaw sa verse 15, she went away and did according to the word of Elijah. Walang sinabi ng prophet of God sa kanyang buhay, ginawa niya, and she and he and her household ate for many days. Then the flour, the bin of flour was not used up, nor the jar of oil ran dry according to the word of the Lord which he spoke by prophet Elijah. Kapatid, kaibigan, sa gabi ito, hindi ka maubusan ng pagkain, hindi ka maubusan ng pera kung pakinggan mo at susundin mo ang man and woman of God mo na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Sa bawat local church, meron kang pastor. Siya ang holy man and holy woman of God. Pakinggan mo siya. Siya ay ordinaryong tao lamang na tinawag at pinili ng Panginoon, pero siya ay pinasbasa ng Panginoon ng kanyang Santong Espiritu. Kaya bawat ituturo niya sa iyo, bawat sabi niya sa iyo, may kapangyarihan niya. Pag sinusunod mo, katulad sa ginagawa ng babae, you will experience tremendous miracle. Kahit ang mga tao sa mundo mamatay na sa gutom, pero ikaw makinig ka sa manunggan, hindi ka mamatay. Kahit ang mundo taob na sa ekonomiya, wala nang makain, wala nang magpuang gobyerno sa matindi ng problema ng pandemya. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, ang umaasa sa Diyos, at nakikinig at umuunor ang kanilang man ang manunggan, hindi sila mauubusan ng kanila. Hindi sila matutuloy ng langis. Hindi sila mauubusan ng pagkain. Protektado sila, kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mas makapangyarihan ba ang mas, ang alkohol, ang mga distancing na ginagawa natin kaysa sa ito ng Diyos? Yan po ay dagdag lang yan. Dagdag tulungan yan para hindi makontamin ng tao. Pero kung sabihin na natin na yun lang ang paraan para makaiwas tayo sa problema, hindi na dami. Malaking pagkamali po. Ang makapapigilan po
sa pandinig, walang iba ang Panginoon. Yan po ang mensahe ng Diyos. Anong kailangan ng tao? Ng Pilipinas, ng Ubeke? Paniguro sa Diyos. Ano sinabi ng 2 Chronicles chapter 14 verse 7? 7:14. Dito po ako magtapos. 2 Chronicles 7:14. Ito po, ang lina po sinabi ng Panginoon. The Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heavens and there is no rain, or command the locust to devour the land. Tignan mo ha? God can command the heavens to stop rain. God can command the heavens to release the rain. God can command the locust to devour the land. Pestilence, or send pestilence among my people. Yung COVID-19, hindi ito ordinary yung gawain ng tao. May kinalaman ito dito. Kasi mayroong gustong ipaiwagin ang Diyos sa sangkatawan. Batas sabi ng Panginoon, ngunit sa sandali ang aking mga tao ay tutawagin nila ako at magpapumbaba. Ito yung sekreto. Kung gusto natin ma-stop ang crisis sa COVID-19, ito po muna. Una-una, tawagin natin ang Diyos. Maniwala tayo sa Diyos. Mula sa pinakamataas na tao, ng lipunan, hanggang sa pinakababa, kilala ng Diyos ng langit. Pangalawa, magpakumbaba tayo. We must humble. Maraming mga tao ngayon, mayabang pa rin. Nasa crisis na, yabang pa rin. Wala. Ang puso ng tao sa Panginoon ngayon, marami pa rin. Noong ECQ, parang malapit na sana kasi lahat ng tuktok, puro ng Christian song. Ang mga bukabibig ng tao dati, puro Diyos-Diyos na. Eh ngayon, wala na rin. Kasi nga, piki. Piki ang pagkilala sa Diyos. Takot lang para sila pag mayroong lockdown. Kaya hindi po matatapos. Real repentance is to admit that we commit mistake. So, pangalawa, mag-humble, magpapumbaba. Pangatlo, manalangin. Manalangin ang tao sa Diyos. Pangapat, hanapin ang Diyos. Hanapin ang Diyos. Panglima, tumalikod sa kasalanan. Tumalikod sa kasalanan. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Ang linaw. Gagaling ang mundo. Gagaling ang Pilipinas. Gagaling ang ating mga sakit sa virus, gagaling ang ating mga paningin, gagaling ang ating mga lagahayop, gagaling ang buong daigdig. Kung ang mga tao ito, gagawin mo itong sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kasi nga po, nagagalit po ang Diyos sa mga tao. Kaya ho, hindi po tinatantanan ang panahon ngayon ng mga panig, ang pastigis. Parang solusyon, sinabi ng Panginoon. It may people. Kaya kung tayo ay isang Kristiyano, kung tayo ay isang panampalataya, kung ikaw ay di ka nakinig sa pastor mo ngayon, it's time to listen. It's time to obey. It's time to honor. Kung hindi nakinig ang widow ito, tapos na ang buhay nila. Kita natin kung paano kumilos ang Lord. Ganyan po ka-powerful ang man ang muwatugan mo sa buhay. Kaya dapat pakinggan mo siya magbubuhin. Sundan mo. Sundin mo siya. Kung ano sinasabi niya tungkol sa gawain ng Panginoon, sundin mo. Kung mga commitment, mga reporting sa mga siya, gawin mo. Kasi hindi niya pinapagawa niya dahil sa gusto niya. Pinapagawa niya dahil inuusap Diyos sa kanya. Nagbaka niya. So sa gabing ito, mga kapatid, I hope isang napakabuluhang katanungan sa Taang Diyos ang ating narinig sa inyo. At ako po'y manalangin sa gabing ito para po sa ating lahat. Hindi po tayo tingin sa panalangin. Ang Diyos maawa pa rin sa atin. Kaya lang,
kulang pa rin. Kaya nga tayo, very strong na po ang ating mensahe ngayon. Hindi na po nag-mensahe po yung pag-ibig. Hindi na po nag-mensahe yung ano lang, wala lang. It's time to preach the truth. Even the truth will hurt us. But there is healing in the truth. The truth will set us free. Masaktan lang tayo, mabigatan lang tayo, pero may kagalingan din sa mga puso. Napakalaga ang pakinig sa Santa ng Diyos. Ito yung manong pamunta. Tabi ko na natin, Panginoon sa labi. Salamat po sa mga nakikinig na yung mga salita. Wala po kami English yung Panginoon na i-hurt ang aking mga puso. Ito naman po salita ko, Panginoon. Tanggapin ba namin o hindi, ito po ang iyong mga salita. Katotoo, katotohan mo, na magpaparaya sa amin. Sa panahon ng pandemic, wala po kami ibang malapitan, kundi ikaw. Kahit ano pong gawin namin, Lord, kami po ay nakikisa sa aming gobyerno, sumusunod din naman po kami, Panginoon, pero kung mas sinusunod namin ang gobyerno kaysa sa iyong salita, eh kulang po, Panginoon. Kaya po sa labing ito, nang matawarin mo kami. Na ang Pilipinas at ang buhay ay magkaroon ng Pilipinas. Magkaroon talaga ng mula sa pinakamatasan na sa baba, tumalikod ang mga tao sa kasalanan, tumalikod sa maling pagsamba, tumalikod sa maling Diyos, at bumalik sa paniniwala sa totoong Diyos at buhay na Diyos ng lahat ng tao. Magkaroon ng Pilipinas mula sa inyo, Panginoon, mula sa aming mga kasalanan. Tawarin mo kami, Panginoon, sa lahat aming pagkawin. At aming mga anak mo magiging gali sa salita. Lalo na sa aming mga pastor, mga pastora, na nilagay mo sa church, pakinggan ang mga libro, susundin ang mga sinasabi kasi yung buhay na yung pagkulitan sa lahat. Hindi naman po masama na kami makinig sa mga kapitan, sa aming pagkulitan, sa aming gobernador, sa aming presidente. Pero po, kung hanggang doon na lang po ang aming paggawa, ang aming pag-inig, pero inigin po namin ang spiritual ng mga bagay. Walang ulit ko pa. Kaya po sa labig ito, Ama, patuloy ko pong pinapanalan ang mga anak mo na tiniwala sa inyo. Ang mga may sakit, patuloy mo silang panalangin pa. Wala bulog at talampakan sa paan sa pag-aling mo kung sila. Patuloy kong pinapanalangin ang mga kapatid natin si Brother Dean Santiago, Lord, for him to reason to be a maging si Brother Robert Puntiro sa Laguna, Panginoon. Tinag-pray ko rin po siya. Kapatid ni Sister Laura Puntiro, Lord. Touch him, Lord God, sa kanyang high blood pressure, sa kanyang stroke, Panginoon. Na bigyan mo pa siya ng pagkatao, mabuhay, makapag-ibig siya. Lord, patuloy pa namin pinapatanayin at mga kapatid ni sakit. Di ba namin pangit, Lord, at kailangan mo ang tamang patron, I believe. Alam mo kung sino sila, Panginoon, ngayon ang tamang. Continue healing, continue singing po sa aking pinag-a-tunyos ko sa iyong gusto. Alam po, Panginoon, you are working with you right now. Salamat po, Ama. Kami po lahat, Panginoon, turuan mo kami sumunod sa iyong mga salita. Turuan mo kami makinig sa aming mga pastor, mga pastora, yung ilagay mo sa aming buhay. Kaya sila po ang nagbigay ng tamang direksyon sa lahat po ng mga insight na buhula sa iyo. Palayin mo kami lahat, Ama, sa sunod hanggang sa sunod na panahon ng Diyos. Upin ang aming puso. We need to come to the Lord. Through the man of woman of God sa inyo. At least as Lord, sa lahat, ito ang isang dalangin sa mga pagkalihan ng pangalan ng Jesus. Ano? Sa gabi ito, kapatid, huwag nating kalimutan na patuloy na mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating imuhit, at i-click ang bell button upang tayo po ma-update, ma-notify sa bawat panahon na tayo po mayroon live broadcast. Mag-wishy po sa ating lahat. Good day, fellow Miraculians. Let us grow deeper and wider from the Lord by continuously joining these great opportunities. Our Sunday worship services at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Tuesday cutting-edge leadership training at 7 p.m.
and Friday mentoring at 7 p.m. via Facebook live stream. Also, do not forget to like, share, follow, and subscribe to all our social media accounts. Let us always expect something new from Him every time we hear and listen His words through our Bishop William C. August. Keep in touch and may God bless you.